Gusto ko lang po i-share sa inyo yung kung paano ko na-achieve yung healthy skinny baby. Before kasi, share ko yung nangyari sa kanya sa skin type, yung sa skin niya. Nangyari kasi sa skin niya, nagkaroon kasi siya ng mga rashes dito sa neck. Yan, syempre yung mga baby, hindi pa naman kaya nilang i-galaw ng maayos yung ulo nila. Hindi nila kaya i-control, kaya palagi silang nakaganon sila lagi. Usually, nangyayari to sa mga newborn babies, sa mga baby hindi pa nakakaupo. And ito yung mga ito rin yung mga kinaka-worry ng mga mami na katulad ko. Nangyari kasi sa kanya, nagkaroon siya ng mga nagde-dry yung face niya. Tapos, konting hawak mo lang, parang nagkakaroon na siya ng share ko lang sa inyo yung nangyari sa baby ko. Ang yung nangyari sa baby ko kasi nagkaroon kasi siya ng neck rash. Yung ang nangyayari sa kanya, nagkakaroon siya ng nagwa-watery siya. Tapos, namumula. Tapos, parang siyang kumakalat pa. Kumakalat pa siya ng as in, kundi pag halimbawa dito, nagkaroon siya dito sa part na to. Pag hindi siya naagapan, unti-unti siyang kumakalat eh. Hindi ko alam ha, kung ganun talaga yung nangyayari, pero ganun kasi yung nangyayari sa baby ko, nangyayari sa kanya. Nagkaroon siya sa ganito, tsaka sa ganito. And hindi lang yun. Meron din siyang yung mga butlig-butlig sa mukha, nagkaroon siya ng butlig-butlig sa mukha, tapos nag-end pa, nag-dry pa siya, pati sa scalp niya. Ayun yata yung tinatawag na cradle cup. Share ko sa inyo kung paano ko naalis yung mga yun. Simulan natin sa soap na ginagamit niya. Actually, ilang soap na kasi yung na-try ko sa kanya bago ko ma-achieve yung pagkawala ng mga rashes niya sa mukha niya at sa neck niya. Ang una ko talagang ginamit sa kanya is yung lactacid na milky. Akala ko nung una, parang natatanggal na siya. Yung pala hindi, bumabalik lang din siya. Tapos, sumunod kong ginamit yung sa yun, yung love na baby bath. And, mas lalong lumala siya. Pero, ang yun, yung love na baby bath kasi, mas okay lang siya sa mga toddlers na. Kasi, meron akong toddler na anak, 3 years old na siya. So, ayun na lang. So, dun ko na lang pinagamit yun. Kasi, hindi naman na masyadong sensitive yung balat niya. And, hindi katulad dun sa mga baby na newborn pa. Ito yung ginagamit ko sa kanya ngayon. This. Yan. Ito. Johnson's Cotton Touch. Ayan na yung ginagamit ko sa kanya. For hair and body. Especially for newborn talaga siya. Ibig sabihin, pwedeng-pwede siya sa mga sensitive skin. Lalo-lalo na mga newborn baby, di ba? Kasi ang mga newborn baby kasi ayun kasi yung mga talagang sobrang-sobrang sensitive yung balat. Nag-try kasi ako nito. Kaya maliit lang talaga to. Actually, dalawa yung binili ko nito. Yung isa, paubos na. Tapos, ito yung pangalawa. Nabili ko siya sa Shopee ng sale. 89 pesos siya isa. 89 pesos ang isa ng 100 ml. Sa akin, napansin ko to, nagamit ko yung isang buong ganito ng 1 week na. 1 week ko na siya nagagamit. Yung isang buong ganito. Tapos, ang natira sa kanya, ganito na lang. Yan. Ginagamit ko to sa kanya. Ang ginagamit, pag pinapaligaw ko siya, nilalagay ko siya dito sa buhok niya, sa skirt niya, sa mukha niya, sa buong katawan niya, hanggang din sa down niya. Ginagamit na ko siya ng bulak. Bulak lang yung ginagamit ko sa kanya kasi sobrang sensitive ng balat ng mga baby. Ang nangyayari kasi doon, pag ginagamitan mo kasi siya ng mga magagaspang na gamit, like towel, siyempre hindi mo masabi,
ang towel kasi pagka nababasa nagiging magaspang siya sa balat kaya ay nakakatanggal ng mga libag. Pero siya, hindi, ang mga baby kasi dapat, hindi kasi ginagamitan ng mga ganong klaseng pampaligo. Dapat talaga sa kanila is yung bulak lang. Ayan. I-scrub mo lang sa mukha niya, sa buong katawan niya. And, yun. Tapos, pagka pinupunasan mo siya, dapat damp lang. Hindi siya yung papunas ng ganyan. Dapat damp lang talaga as in. And, so, ayan. Ito yung ginagamit ko sa kanya. Ayan. Yan, ito yung ginagamit ko sa kanya. And next is, ang ginagamit ko sa... Meron kasing... Yung husband ko. Meron kasi siyang sister na nag-work sa PEDYA. Sekretary siya ng isang PEDYA dyan sa May Medical City. Niresetahan siya ng ointment na para dun sa neck rash niya. Para dun sa mga rashes niya sa mukha. Yan. At ito yung inireseta sa kanya. Yan yung... Hindi ko alam kung nakikita niya guys, pero... Ilalagay ko na lang sa may description box yung kung ano to. Hydrocortisone. From Inoderm. Yan. Yan siya. Ganito yung itsura niya. Ginagamit ko siya sa leeg niya. Pagkatapos niya maligo, pinupunasan ko siya pagkapunas niya. Dapat ang baby, dapat lagi siyang dry. Hindi siya dapat naiiwanan ng basa-basa sa mga singit-singit niya. Kasi ayun din yung nagkakos ng mga crashes ng baby. Dapat lagi siyang dry. Ito, pagka-dry ko sa leeg niya, ito yung inilalagay ko. As in, hindi naman sobrang dami. Yung sakto lang, yung talaga maka-cover up ng lahat ng rashes niya sa leeg. Kahit sa mukha, yan. Sa mukha, kung magkaroon siya ng konting rashes sa ganito, lagyan ng konti, dump lang. Yun, ito nga. Share ko lang sa inyo. Yan. Feeling ko hindi naman... Sobrang galing nito guys, kasi... First apply ko pa lang nito, nakikita ko na actually ginamit ko siya ng night. Night ko siya unang in-apply sa neck ng baby ko. Tsaka sa face niya kasi mayroon siya something dito na parang butlig-butlig yan. Tinry ko to ng night tapos kinabukasan sabi ko, wow, parang as in nawala. Parang ganun. Meron man pero hindi na siya yung talagang hindi na siya nagtutubig, tsaka hindi na siya masyado namumula. Sobrang okay, parang okay na siya, ganun. Pero, continuous pa rin yung paglalagay ko nito to prevent lang na rashes sa neck ng baby ko. Yan. And, next is yung ginagamit kong cream sa face niya, tsaka sa buong katawan niya. Kasi nga, ang nagda-dry kasi yung face niya, parang... And next naman is yung ginagamit ko nga sa face niya kasi nga so ang skin type kasi ng baby ko is very sensitive. At the same time nagda-dry din siya. Yung pagda-dry niya, yan papakita ko dito. Yan, magi-insert ako ng picture dito. Ganyan siya, sobrang dry niya hanggang dito sa scalp niya. Para siyang meron dandruff. Ayan, nagda-dandruff siya. Tapos pag nakukot ng konti, sa beses, huwag niyong gagawin yan, mami. Na kinukot-kot niyo yung ganun ni baby, masama yun. Huwag niyong gagawin yun. Isang beses kasi ginawa ko sa kanya yun, nagdugo siya. Yan, sa sobrang dry niya, nagdugo siya. Huwag niyong gagawin yun. And then, ito kasi, itong product na to, ito kasi talaga yung nilalagay ko sa, ano ko, sa panganin ko kay Luis. Eh, ito yung nagamit ko kasi, sensitive din yung balat niya na pag ano siya pagkatapos niya maligo dapat talaga nilalagyan ko kasi yung ginagawa ko sa kanya pagkatapos niya maligo ina-applyan ko siya ng mga cream ng lotion kasi hindi pwedeng hindi kasi pag hindi ko siya nilagyan ng ganun nagda-dry din yung face niya lalo na sa ganitong part yan sa part na yan nagkakaroon siya ng
nagde-dry yung ganito niya, na nag-e-end na lang, parang nagka-crack yung balat niya sa ganitong part niya. Kaya ito yung ginagamit ko sa kanya. This Cetaphil cream. Moisturizing cream ng Cetaphil. Ito, Holy Grail to. Nakalagay dito is for face and body, for dry and sensitive skin. Yan. Ayan siya. Intense moisture for 24-hour hydration. Yan. Ito yung ginagamit ko sa kanya. Ito, kakabili ko lang nito sa Lazada, sa store ng SNR. Binili ko siya. Hindi ko alam kung nasa magkano, pero i-insert ko na lang kung magkano yung bili ko dito. Sobrang ganda nito, guys, kasi ito yung ginagamit ko din. Ginagamit ko to bago ako mag-apply ng makeup. Yan, ito yung ginagamit ko bago ako mag-apply ng makeup. Tapos, nung binili ko siya, meron siyang kasamang freebies. Ito yung freebies niya. Cetaphil Bright Healthy Radiance. Yan, yan. Ba't ito? Isang pang day. Dalawang pang day at saka dalawang pang night cream. And meron siyang kasamang moisturizing lotion. Sample lang to. Mga freebies lang. Tapos meron din siyang cleanser. Yan, guys. Itong Cetaphil na to, maganda to. Sobrang nakakakinis to ng... Nakakatanggal talaga to ng pagka-drying skin ni baby, as in sobrang ganda nito. The best to. Para sa mga baby, nire-recommend ko to. Sobrang okay to. Yan, nakalagay. Babasahin ko muna kung ano nakalagay to. Cetaphil, clinically proven to provide long-lasting hydration for dry and sensitive skin. This smooth, rich, and creamy formula binds water to the skin, preventing moisture loss. Yan. Ito siya. Ito yung ginagamit ko. Actually, ako din. Maski ako, ginagamit ko to kasi may times na yung mukha ko, nagda-dry din siya. And ito talaga yung ina-apply ko. Sobrang ganda nito. Sa lahat ng product ng Cetaphil, dito ako bumili. Dahil, ano siya eh, pwede. Kasi iba yung texture niya, guys, eh. Mas iba yung ano niya. Ang ganda niya. Talagang, alam niyo yung pag ina-apply siya sa mukha, hindi siya talaga yung nagkakaroon ng, hindi nagkakaroon ng kahit anong, ayun nga kasi nakalagay nga din dito, is hypoallergenic and non-comedogenic, won't block pores. Ibig sabihin, nalalagyan siya at the same time, hindi niya nabablock yung mga pores ng mga pores sa face. Talagang for ano, talagang minomoisture na lang yung face natin. And ito, ina-apply ko rin to sa mga elbow ko, sa elbow and sa knees, and lalo na sa may pinakatalampakan, kasi minsan, di ba, yung talampakan natin nagda-dry, doon ako naglalagay. Ito, nilalagyan ko to. Yung talampakan, nilalagyan ko siya ng Cetaphil na moisturizing cream. Kasi, kakapagpa moisture talaga siya ng mga dry skin. Yan. Ito, guys, tinatry ko din to. Yan. Yung mga sample niya, talagang ginagamit ko din siya. And ito nga, isa pa din sa bumili ba ko dito. Yan. Ito, ginagamit ko tong Cetaphil Gentle Cleanser nila para sa baby ko na paggabi, pag nililinisan ko siya. Guys, ganito kasi ako maglinis sa kanya. Nililinisan ko siya, ginagamitan ko siya ng cotton and ng warm water, tapos nilalagyan ko ng Cetaphil na cleanser, tapos nilarab ko lang sa face niya, hanggang sa leeg niya, sa kilikili niya, sa hands niya, and sa kahit sa nappy area niya. Yan, ayun yung panglinis ko sa kanya pang gabi, kasi para ma-preskuhan din siya, and at the same time, malinis din siya.
Kaya nawala, ayun kasi yung routine na ginagawa ko sa kanya every night bago matulog. Yan, ganun ang ginagawa ko sa kanya. Ang ginagamit kong sabon sa kanya, ang cleanser na ginagamit ko sa kanya is, ito nga, ayan, ginamit ko to. Yung isang sachet kasi naubos na eh, ito na lang yung ginagamit ko. Pero bibili din ako nito kasi ang ganda nito eh. Sobra. And, kaya, ayun. Ayun yung ginagamit ko sa kanya. Ngayon, pagka nilinisan ko siya sa gabi. And syempre, ginagamitan ko siya ng ointment nga, yung hydrocortisone, para sa mga rashes niya. And kahit wala ng rashes, nilalagyan ko pa din yung leeg niya pa to prevent. Kasi ang hirap na guys, pag bumalik, mas okay nang ma-prevent siya bago siya makabalik pa. And hanggang sa pagka ginagawa ko, ito nga, nilalagyan ko siya ng Cetaphil sa mukha niya and sa braso niya, sa legs niya. Yan yung ginagawa ko. So, sa ngayon, ayun lang yung talagang ginawa kong, ano, ayun lang yung mga products na nilagay ko sa kanya at in-apply ko para ma-achieve yung kinis ng face niya at nung, para ma-achieve ko yung walang rashes and makinis na face. Yan, guys, sana makatulong sa inyo to, lalo na sa mga maming tulad ko, sobrang ano, sobrang conscious sa skin ng baby nila na, syempre, lahat tayo, kahit sino naman, kung sino magkaroon ng rashes, syempre, maiirita tayo, ano pa kaya ang mga baby. Syempre, mas, hindi lang sila makapagreklamo sa atin kasi hindi lang sila makapagsalita. So, ayun, sana guys, makatulong sa inyo to. Yung mga products na nilagay ko, ilalagay ko ulit sa description below para mas maintindihan nyo ng, yung, para mas malaman nyo. Pero guys, yung price kasi, hindi ko kasi alam kung ano talaga yung original price ng mga yun. Pero, ilalagay ko sa baba lahat ng products na ginamit ko kay baby. Ayun lang, bye-bye, thank you. Pa-subscribe na lang din ako guys. So, kung nakatulong sa inyo to, pa-subscribe na lang din ako guys. Please, patulungan na lang din ako mag-subscribe. Yun lang, maraming salamat po. Bye-bye.